Hi mga mamis, hi mga kasali, magandang gabi, welcome to my channel. So, maayong gabi sa inyong tanan, sa mga kababayan ko dyan sa Mindanao. So, time check muna tayo. 10:30. So, gabing-gabi na naman ako nagbablog. So, mga kasari, ganitong oras kasi talaga ako free kasi pag-araw, so ang daming istorbo, ang daming trabaho, maya-maya may bumibili. So, alam naman natin pagtindahan talaga. Nako, kahit pa piso-piso, busy talaga tayo. So, ngayon, naisipan kong mag-vlog kahit gabi na kasi meron akong i-share sa inyo. So, alam ko mga kasari, pare-parehas tayo na nai-experience natin to. So, ang problema natin, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa utang. Diba mga kasari, ang daming hindi marunong magbayad ng utang. So, talagang common na yan sa ating mga may sari-sari store. So, relate tayong lahat dyan. So, parang bihira yatang tindahan na walang utang, diba? So, okay lang naman talaga magpa-utang doon sa marunong magbayad ng utang. Pero, sa totoo lang yung mga nangungutang sa atin, makakilala lang din natin yan sa umpisa kasi, kaya napautang natin yan sa umpisa. Ang galing nilang magbayad pag yung unang utang nila mga 100 lang, 200 hanggang 500, so mabilis magbayad yan, pakitang gilas talaga yan. Pangalawa, pangatlo, so sa katagalan ang nangyayari, kunwari utang 1,000, magbabayad 500, so balance si 500. Ngayon, kababayad ng 500, may balance ang 500, uutang na naman. So, ganun at ganun, kaya minsan nagpapatong-patong yung utang nila. Minsan, ayan, nahihirapan ang magbayad. Pag yung medyo malaki na talaga, ayan, dyan na nag-uumpisa na halos wala na, bingi-bingian na. So, may mga ganong case talaga na yung iba talaga, hindi na sila nakakapagbayad ng utang. So, ngayon, pag-usapan natin, paano ba, anong paraan, paano ba natin sila masisingil, paano ba natin sila mapapabayad? Una nga, mga kasari, so, isishare ko sa inyo kung anong paraan ko sa paniningil. So, ito talaga, ano na to, subok na to sa tindahan ko. Ito yung ginagawa kong paraan. So, unang tip lang talaga, mga kasari. So, doon sa may mga utang sa atin, kasi alam mo, yung may mga utang sa atin, meron kasi dyan na willing silang magbayad, pero talagang kapos sila, wala silang pangbayad. So, problemado yan. So, meron namang isa na may pambayad, pero walang kusang magbayad. So, bingi-bingian lang. So, ganun yon. So, kaya tayo, hindi porkit may utang sila sa atin, medyo mataray na tayo, medyo, di ba, pakita natin galit, huwag ganun. So, ang ginagawa ko sa may mga utang sa akin, so, naging mabait pa rin ako. So, tayo, maging mabait pa rin tayo sa kanila. So, huwag natin silang singilin ang singilin ang singilin, lalo na naniningil tayo na merong nakakarinig o wala sa lugar. So, hindi talaga yun maganda, mga kasari. So, ang ginagawa ko, parang wala lang. So, pag bumibili sa tindahan, welcome na welcome pa rin. Kasi alam mo mga kasari, kapag tinaraya natin yan sila, ang gagawin nila, iiwas na yan sa atin. So, ang mangyayari dyan, so daan-daanan na tayo, doon na yan bibili sa ibang tindahan. So, hindi na nga tayo nababayaran, mabawasan pa yung benta natin. Benta na, imbis na bibili sila, benta na rin natin yun, di ba? So, kahit sa ganun na lang, sa atin pa rin sila bumibili. So, yun, kailangan lang talaga patuloy tayong kalmado, pasensyado. So, habaan talaga natin yung pasensya natin sa kanila. So,
pangalawang tip, mga kasari, mga mamis, huwag tayong marites. Marites talaga. So, I mean, huwag nating gawin yung ipagsabi yung utang nila. Kasi alam mo, may experience ako sa kabilang tindahan na bumili ako. So, yung isang tindera doon, marites masyado. So, alam mo ba, si ganito, may utang yan sa akin, bla 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 bla. So, hindi po yun maganda. Kasi once na, ayan, kwento mo sa iba, then makarating yan sa kanya, so, alam nyo na, gulo, away. So, lalo kang hindi mababayaran ng utang. So, lalo tayong hindi mababayaran ng utang, pwede pa tayong mapahamak, baka nga, pwede pa tayong mabarangay dyan, diba? Tayo pa yung sila na may utang sa atin, tayo pa yung nabaligtad. So, ganun yon. Kaya, iwasan nating maging marites. Pangatlong tip, kumukumustahin din natin sila. So, minsan, hindi na sila nagpaparamdam, tahimik sila. Ang ginagawa ko, kung meron naman tayong sa Messenger, sa Facebook, di ba? Ang ginagawa ko, kinukumusta ko sila. As in, hello, kumusta ka na? O kumusta ng buhay-buhay natin? Kasi yung pangungumusta na yun, consider as parang naniningil na rin tayo kasi nagpaparamdam tayo. So, once na nagpaparamdam tayo, marirealize nila, maiisip nila yung utang nila. So, yun yung ginagawa ko. Kumustahan lang, walang singilan. So, kumusta ka na? O, alam mo, pag kinukumusta mo sila, sila yung mismong magsasabi sa'yo na, ate o ate Elsa, pasensya ka na, yung utang ko ha, dyan muna, standby muna, diba? So, pinapaalala mo sa kanila. Pa akong tip na ginagawa na pasimple lang siya pero may dating. Ang ginagawa ko habang bumibili sa tindahan or chika-chika kami, binibiro ko, pautang naman dyan, no? Sasabihin ko. Tapos alam mo kung anong isasagot? Hala, ako nga yung may utang sa'yo. Tapos ayun na, na-open up na yung utang na naman. Tapos sabihin pa niya, pasensya ka na ate kasi nagka-problema pero hayaan mo babayaran kita. Doon, pwede silang magkaroon ng pangako na babayaran ka kasi na-open up. So parang nabuksan yung utang na hindi ako naniningil. Yung pasimple lang. Mga kasari, dahil doon, so, mapag-usapan na yung utang. So, syempre, nag-uusap na, mga ngako na yan na, o ate, baka sa ganito, bayaran mo ako. So, doon na rin ako magpapasimple ng oo naman, sana, bayaran mo na ako kasi kailangan ko din. So, nandun, mapag-usapan na ninyo yung tungkol sa utang na yun. So, sa ganung paraan, dahil talagang wala, parang idaan mo na lang talaga sa konsensya na kasi nakikita niya na mabait ka pa rin, yung hindi ka nagagalit sa kanya, naging kalmado ka, pasensyado ka. So, siya mismo magkakaroon na rin na parang nakukonsensya siya. So, isa yung paraan na talagang mababayaran tayo. So, yun yung ginagawa ko, mga kasari. Ang dami talagang may utang sa akin, taon na. Matagalan na yung iba pero alam mo nababayaran ako pero paunti-unti or matagal at least nababayaran ako kasi hindi sila lumalayo eh kasi nga may communication pa rin kami kasi hindi ko sila pinipwersa, hinahayaan ko lang sila pero time to time andun lang ako nagpaparamdam yan, kinukumusta sila. So hindi nakakalimutan kasi sa ganung paraan, sa tuwing nagkikita kami, sila na mismo yung nagbabanggit ng kanilang utang. So, hindi na rin ako naniningil, diba? Parang simple lang, pero ganun na paraan lang, napakalaking epekto yun, napakalaking bagay yun. So, mga kasari, sana yung share ko sa inyo, magamit nyo rin, mai-apply nyo rin sa tindahan nyo. So, next video ko. So, marami pa akong i-share about sa tindahan. So, ito namang mga sinishare ko, lahat ito ay nai-experience ko lang din sa tindahan. So, ulit, mga mamis, mga kasari, so, doon sa may mga utang natin,
hindi natin kailangan na magpa-stress talaga na kakasingil. So, relax lang din tayo kasi wala rin naman tayong magagawa kung magpapa-stress tayo. Tayo din ang kawawa, diba? So, relax lang tayo. Ipagdasal din natin sila. So, ganun lang. Kalmado tayo, pasensyado tayo, at mahinahon lang tayo palagi. So, mababaya. Okay, mga kasari. Thank you for watching. See you on the next video. About sarili.